Hello guys, magandang buhay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa sandaling ito. Kung mapanood nyo itong aking simpleng upload tungkol sa magkakapatid na iniwanan ng kanilang ina at kasalukuyang nasa kulungan ng kanilang ama. Kaya yung kanilang lolo ang nag-aaruga. Samantalang yung kanilang lola ay nagpunta ng Maynila para pumasok, nakatulong kung makakapasok pa siya dahil sa edad niya. So tumayan natin guys yung update para maluha-luha kayo. Kagaya ko, dahil naluha-luha, naiyak. Maraming tissue na naman ang naubos. Ganun talaga pagka bata ang nagdurusa. Sinanap po niya ang sarili niya po niya sa anak po. Para po may pagkain po kami. Ayan, yung pagbili po ng bigas. Kapatid. Sino-sino kayo nangangalap? Anak ng... Kayong tatlo. Ayan, si yun. Ate, ba't di ka... Ba't di ka kasama sa kanila? Sinumayan sa silang lahat. Yung panganay, iba ang... Oh, ikaw na yung kay lolo at saka sa paglilinis. Kumbaga anak siya nung pagkadalaga. Ano yung, ano yung pinakamasaya doon sa pangangalakal na ginagawa niyo? Pero ano guys, kahit si Katekram, si Sir Tekram, naluto din sa kalinisan nila. So, iba binibigyan kayo ng ganon, pagkain. Kasi hindi naman ano ako pa? Yung malinis. Ano pa yung mga masasak na, pero, experience nyo sa pangangalakal? Bihira lang yung nakikita ko. Yung mga nagbibigay po sa mga gigas. Pinupuntahan ng mga charity vloggers na masinog, ito, malinis ang bahay. Pasalamatan mo yung mga nagmamahal sa inyo, yung nagbibigay sa inyo po ng ano, bigas. Pagkain. Siyempre makikita mo naman sa kamera. Ako sa mga nagbibigay po sa mga bihira malinis. Nagbibigay po ng mga bahay. Kahit maliit ang bahay kung malinis. Pero gusto ko lang malaman kuya, ano yung pangarap mo sa buhay? Gusto mo maging ano? Kundi po siman, pulis na lang po. Ayan, siman o pulis. Bakit pulis o siman? Ang gusto niyang maging kurso. Ang laki niya. Sana makamit niya sa pamagitan ng ating galing Diyos. Galing po yan. Pero nakaka-proud ka. Nakaka-proud kayo. Oh, mababait din mga bata tinutulungan guys. Tinutulungan niya si Lolo para araw-araw pala silang nangangalakal yung isa't isa. Para makapaghanap buhay. Dito ate, may tatanong. Para may pambili ng bigas. Ito yung mga anak. Talagang ano. Tatlo sila. Pero ikaw, ano, kumusta ba? May galit ka kay mama? Tapos, 150. Gusto ko lang malaman. Meron po. Sa'yo may galit. Si kuya din may galit. Si bunso, ikaw. Ayun, may ilaw pa. Ikaw, may galit din kay mama? Ayan, si bunso. Meron na. Pero namimiss mo ba si mama? Ha? Masyado. Sobra, namimiss mo siya. Sobrang miss daw niya yung kanyang ina. Siyempre, maliit medyo pa siya. Mura pa yung kanilang bakit? Si ate lang yung tanong ko. Ano ba, bakit ka, ano, bakit may galit kay mama? Ito ang medyo may ano na kasi may pagkano na eh. Ginawa niya po sa amin. Kaya may galit. Ito pa na ang iyak sige, niya. Sige, ito, mapapanood ni mama mo. Magbigay ng message kay mama mo. Yung tinatanong siya, naiiyak siya talaga. Umiiyak siya talaga. Saka po, sana hindi nyo na po pinira yung pera po ng motor. Sana po kaya masama yung kanyang kalooban. Eh, galit. Paano ang pera ng motor? Nung umalis po siya sa trabaho niya po eh. Umuwi lang po siya ng umiiyak pera. So, umiiyak lang na trabaho niya po. Tapos, iniwan niya po kami dito. Kawawang mga bata, no? Nakakadurog ng puso. Ano yung atawa niya yung po? Yung nilang iniisip yung kanilang kaligayahan ba? Hindi iniisip yung mga ginabukasan ng mga para anak. Para sa'yo, gano'ng kalungkot yung iwanan ng isang ina? Masakit. Masakit. Sobrang lungkot. Kay papa mo, ano yung gusto mo sabihin kay papa mo? Wala daw siyang gustong sabi sa kanya. Pero para sa'yo pala ate, gano'ng kahirap para sa'yo na nangangalakal ka?
Hirap po. Sobrang hirap. Siyempre, yung bako, yung ano. Lato ng tao sa amin. Naawa na po. Tanggal na po kami. Nakampunin. Ito talaga sobrang hirap. May gusto mo mampun sa inyo? Ano po kami pampunin. Kasi po, pinapunas ko na magkakalang kami. Sir. Ayan. Mm. Ang ano nitong mga okay. bata guys, kahit ate, ganyan sila, okay ka na? Pero masaya kayo dito. Nagmamahal nila magkakapatid, nagtutulungan. Ikaw ang tatanungin ko, bakit kayo masaya dito? At least maganda rin yung turo nila. Kasi po kahit kami na po magkakapatid. Yan, naiyak siya talaga. Ito yung mababaw ang ano yun. Luha niya. Bakit? Masaya, naintindihan ko pero merong sakit eh, no? Ramdam ko yung sakit. Ano yung gusto niyo sabihin sa mga makakapanood ng kwento ng buhay niyo? Si Kuya muna. Ang sakit talaga guys. Sana po, yung... huwag na po nilanggahan po yung ginawa po ng mama ko po. Masakit. Ano po, hindi na rin po iwanan ka ng magulang sa amin. Wala ka si na. Ate. Parang yung... Ano, pansin na lang po. Nasira na yung buhay mo. Sana po. Kasi sila yung pag-asam mo, diba? Tama. Kahit gano'ng kahirap ang buhay bakit kung sama sa... kailang ituon ng nanay tatay yung oras sa mga anak? Para pwede po yun na mag-aisa. Nakakatouch. Sobrang sakit. Okay. May gusto pa bang sabihin kay ano? Kay mama? Wala na. Bakit ka naiiyak ate tuwing gano'n yung tanong? Naalala ko kasi. Ano yung naalala mo? Yung mga sakit po. Mga sakit po sa loob namin. Okay lang ba na malaman ko yung sakit sa loob nyo? Okay, si ate muna. Iniwanan niya po kami. Tinala niya po hindi ko, talagang hindi ko mana yung mapigil yung emotional ko guys. Kasi inaapoy. Niya po yung asahan niya. Para po dali niya. Dinala niya po kami rito para po asahan niya lang intindihin niya. Hindi po kami. Anong klaseng kanyo? Kaya, hirap mag ano. Mga pangako niya natin. Magsalita. Ano yung pangako ni mama? Magpapadala daw po siya. Pero kung hindi niya po tinuloy, magpapadala. Magpapadala ng pera, wala naman pinapadala. Dahil daw sa lalaki. Ay, Diyos ko. Pinangiinom lang daw po. Pinangiinom po. Yung tunay po, pinangiinom lang po ng asawa niya ngayon yung pera pong ano. Papadala po dapat sa amin. Pinangiinom po. Grabe. Pagsasawad po yung mama ko, pinangiinom po lang po lahat. Opo, tay, mag-aabot po ako ng ano po sa inyo, no? Meron po kasi tayong mga kababayan na nagpapaabot ng pagmamahal. Kagaya po ni Tita Edith Estate, 5,215 pesos. Salamat po. Na walang sawang tumutulong sa mga pamilya ang gaya nila. Ayan, may bigas, may groceries, at may pera. Laking tulong sa kanila yan. Kaya naiyak yung lolo nila. Si Lolo naman. Naiyak na lang siya, guys. Dahil sa tuwa. Okay lang yan, Lo. Pagmamahal po ng ating Diyos yan, no? Basta. Hanggang dito na lamang, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana meron tayong natutunan na aral. Huwag natin basta-bastang iwanan ang ating mga anak. Dahil sa pansariling kaligayahan lamang. Sana isipin ng 10,000 bago gawin dahil kawawa ang mga bata. Sila ang magsasakripisyo habang buhay. So hanggang sa muli, kita-kita tayo. Kung hindi ba kayo nakasubscribe sa aking channel, please pakipindot ang bell all para ma-notify kayo sa aking susunod na mga upload. God bless, mahal ko kayong lahat. Bye-bye!